Kamusta sugat niya? Magaling na, sir. Kailan siya magigising, teniente? 3 linggo na tayo naghihintay. Ewan ko, sir. Mamaya, bukas, or next month. Magigising pa ba? Malaki ang chance, sir. Hindi naman nasira utak niya. Tutulungan kitang gisingin siya. Kilala ko ang history ng batang yan. Revolusyon at musika ang hilig niyan. Poetry ang passion niya. Yan ang best friend ko. Play safe lang, ante, diba? Kasi medyo dangerous ang situation ko. I hope you understand. Anyway, Ante Sarah, nagsimula ang kwento kong makilala ko ang isang babae na itago na lang natin sa pangalang Chicken Fox. Anak mo siya ng isang asinde. Babasahin ko ang tulang sinulat mo. Pakinggan mo. Para sa alaala ng aking bayan. 30 Disyembre, 2009. Kabatuhan, Camarinesur. May humalik sa aking umaga. Di inaasahang dampi ng hamog mula sa unang ulan ng Disyembre. Pinukaw at nagulumihana ng kwago ng ulilang puno sa likod ng dati naming kubo. Nasilaw at humampas ang kaliwang pakpak sa natitirang pundasyong niluma ng kawalan ng nananahanan. Nawala ng ulirat, kumawala ang hininga sa nagtatalim ng mga dahon ng talahib sa bakura ng aking kamusmusan. Dito ako hinele ng walang pagod na mga uyayi ng aking inang.
bago siya iginupo ng kawalang katiyakan ng kanyang madidilim na sarumbanggi. Dito ako naghintay sa masisiglang tawag ni Amang. Mga dapit hapong galing siya sa pangako ng aming palayan. Lulundag siya mula sa ibabaw ng matanda naming kalabaw. Itatapon ako, papailan lang. Sasaluhin sa kanyang mga bisig, saka sasabihin, kumusta ang aking anak? Heto ang hinog na bayabas. Hahaplusin niya ang pisngi na nakangiting mukha ni Inang. Maghuhubad ng amoy pawis at sunog araw na polo, saka sasabihin, pumisak ka ng kamatis. Lagyan mo ng bagoong at anim na sili bago siya ilugmok ng kawalan ng katarungan. Sapag, sa mismong papag naming sahig, lagi nang nakahain ang talbos ng kamote, inihaw na talong, nilagang saba. Inatsyarang papaya, maanghang na laing at inihaw na hito. Para sa akin lamang ang kalahating isda na kung papalari, maisasawsaw sa namumulang ketchup. O kung mas papalarin pa sa malapot na gatas na Liberty Evap. Nais kong tantuin kung anong alalahanin ang taglay ng namayapang kwago. Alam kaya niya ang kasaysayan ng lupang kanyang kinalugmukan? Saksi kaya siya sa araw-araw na pakikibaka ng mga dating nananahanan dito? Bilang kaya niya ang mga luha ng aking ama nang igupo ng sakit ang aking ina? Kaya-kaya niyang sagutin ang mga tanong ng isang musmos na nagtataka sa pagkawala ng kanyang ina? Kaya-kaya niyang salungatin kung sasabihin kong kahirapan ang ugat ng kamatayan ng aking ina at ng marami pang mga ina? Sasalungat kaya siya kung ididiskurso ko ang mga ugat ng kahirapan ng aking bayan? Sasalungat ba siya kung ihihiyaw ko ang mga sakit ng aking bayan? Ginising ako ng mga hagikikan ng mga naninirador na musmos. Nagpanakbuhan sila sa aking pagkabigla at pagtayo. Humupa na ang kaninay nagngangalit na ulan. Nagliliyab ang tudla ng araw na tumatama sa balikat. Wala na ang kuwago sa kanyang himlayan. Mga uha ng sanggol mula sa kalayuan ang tanging humihiwa sa katahimikan. Di ko makayanang mapaupong muli at humimlay sa namumutik na lupa. Gaya ng ginagawa ko nung ako'y musmus pa. Isang dahon ng talahib ang humiwa sa aking pisngi. Humuhulagpos ang init ng dugong umaagos. Wari mga kaluluwang kailaong napiit. Wari mga alaalang kailaong nilimot. Lumakas at umigting sa aking pandinig ang mga uha. Isang halakhak ang pilit sumasabay. Isang uyay ang pilit sumasabay. Maligayang pagdating sa mundo, Jesus. Ako si Colonel Arnold Simon. Nasa isang military safe house ka. Get well soon. Marami tayong pag-uusapan. Marami kang dapat ikwento sa akin. At maraming marami akong dapat ikwento sa iyo. Ha ha ha.